Randall Tagalog Love Stories presents Malalim na ang gabi. Ang tanging naririnig sa paligid ay ang iba't ibang huni ng mga insekto. Walang ilaw sa bawat daanan at ang tanging nagbibigay liwanag ay ang malaking buwan. Subalit, hindi nakikiayon ang emosyon ni Jenny Henderson, 25 anyos na dalagang tinaguri ang Goddess of Cinema Industry sa panahon. Galit ang siyang bumabalot sa kanyang dibdib at hindi magkamayaw sa kanyang isipan ang paghihiganti sa isang tao. Hindi niya alintana ang lakas ng hangin yumayakap sa kanya habang nagmamaneho ng kanyang kulay rosas na MTT 420RR. Pinihit niya lalo ang manibela dahilan upang mas lalong bumilis ang takbo ng kanyang motorsiklo. "We're not done yet, Nikki. We're not fucking done yet." Sigaw niya habang binabaybay ang daang madilim. Napangisi ito. "I'm gonna kill you soon." Nagpakawala ng malademonyong tawa ang dalaga at nagpatuloy ang kanyang pagpapaharurot ng motorsiklo. Subalit hindi niya namalaya ng banging nakaantabay sa unahan. Napasinghap ang dalaga sa gulat at mabilis na pinadyak ang paa palayo sa kanyang motor. Nagpagulong-gulong siya sa damuhan, binaramdamang kaba at pagkamuhi lalo. Dahil sa marunong siyang magkwenta ng distansya para maiwasan ang iba't ibang posibleng mangyari sa kanyang katawan, naging madali sa kanya ang pag-iwas sa posibilidad ng kamatayan. Nagkaroon siya ng maliit na mga sugat, ngunit nagawa pa rin niyang tumayo matapos ng ilang segundo at tinungo ang bangin upang silipin ang motorsiklo niya. "And now, my 13 million is a piece of trash." Napapailing na sambit ni Jenny sa kanyang sarili. "We'll gotta buy another one tomorrow." Ngumisi siya ng malapad bago pinagpagan ang sarili at naglakad palayo. Kinuha niya ang kanyang iPhone 14 sa bulsa. Nagkagasgas ang screen nito. Napatitig siya saglit dito, saka sinubukan kung gumagana nga ba. Matapos makumpirmang gumagana nga, tinipati pa niya ang numero nito upang tawagan ang kanyang personal assistant. "Hello, Raisan. Kindly email Mr. Lur tomorrow. Sabihin mo sa kanya na kailangan ko ng motor bukas. Thank you." Matapos niya iyong sabihin, ay hindi niya hinintay pang may magsalita sa kabilang linya. Diretso niyang pinatay ang tawag at naglakad na tila walang nangyari. Kalmado ang kanyang mukha subalit nanatili ang galit sa kanyang mga mata. "This is your fault, Nikki Vanekes. You're stunning as hell as always, Jenny." Malapad ang ngiting pumaskil sa mukha ni Noel, nakababatang kaibigan ni Jenny, nang magkasalubong silang dalawa sa red carpet gathering. Isa siya sa mga kilalang ambassador ng mamahaling brands ng alahas sa buong mundo, kung kaya't nakatanggap siya ng imbitasyon para sa mga eleganteng tao. "I know." Pabiro. Ngunit may bahid ng kayabangan at kumpiyansa sa sarili ang tugon ni Jenny sa kaibigan. Isinukbit niya ang kanyang kamay sa bisig ng binata bago nila sinalubong ang nakakasilaw ng mga kislap ng kamera. Hindi magkamayaw ang mga paparazzi na tila uhaw na uhaw sa atensyon ng dalawang eleganteng tao. Napatingkad lalo ang ganda ng Goddess of Cinema Industry sa kanyang Raf Simons gown na pinapalibutan ng maliliit na diamonds. Hindi ito pinalagpas ng mga media at agad namang pinaulan na ng mga tanong ang dalaga sa kanyang suot. Subalit sadyang hindi ugali ni Jenny na ipangalandakan ng kanyang kayamanan, kung kaya't hindi niya sinagot ang mga ito. Hindi na rin pinatakas pa ng paparazzi si Noel, ngunit matamis ng ngiti lamang ang kanya itinugon sa madla. "Napaka-humble mo talagang tao, kung kaya't mahal na mahal ka ng marami." Puna ng isa sa mga taga-media kay Jenny. "Hindi pa rin talaga kumukupas ang ganda mo, kahit halos dalawang dekada ka na sa industriya ng sinema. May bala ka na bang pumasok sa relasyon, Miss Henderson?" Ito ang katanungang nakaagaw sa atensyon ni Jenny. Tila uminit ang kanyang tenga nang marinig yon. Napalingon siya sa nagsalita at magiliw na sumagot. "Well, honestly, yeah. I'm ready to enter another dimension of my life.
Siya na lang talaga ang kulang. Pabiru siyang natawa. Is there someone specific na tinutukoy mong siya? Muling tanong pa ng isang taga-media. Natawang muli si Jenny. Wala naman actually. Kahit sino, pwede as long as mamahalin ako at talagang ano, you know, committed sa akin. I want a relationship na hindi magulo. Stable and healthy pa rin kahit na yung magiging jowa ko busy rin like me. Eh ikaw ba Noel? Wala ka bang balak ligawan si Miss Jenny? Parehong natawang magkaibigan bago sumagot si Noel. That's actually somewhat striking question for me. Natawa si Noel, kasabay na ilang mga tao. Being purely honest with you, wala akong balak ligawan si Jenny Henderson because we're definitely friends. Wala akong nararamdamang iba sa kanya kundi pagiging kaibigan lang talaga. Paglilinaw niya. Tumango-tango naman ang taga-media. Nikki Warren is here! Nabaling ang atensyon ng media nang dumagundong sa kanilang pandinig ang pangalan ng isa pang sikat na artista, si Nikki Warren. Siya rin ang tinaguri ang kakompetensya ni Jenny sa industriya ng sinema. Pareho silang sikat dahil sa taglay nilang galing sa pag-arte at iba pang klase ng talentong nagpahanga sa mga tao. Subalit, mayroong isang malalim na dahilan kung bakit hindi magawang magkasundo ng dalawa. Magkalaban ang kumpanya ng kanilang pamilya. Palihim na tinapunan ng tingin ni Jenny si Nikki. At pasimple itong umirap nang makita ang suot itong kulay na berdeng Ralph Simons couture dress. A copycat will always be a copycat. Bulong nito sa kawalan. Tinapik ni Noel ang balikat ng kaibigan. Don't show some attitude here, Jen. Hayaan mo na lang siya. Tumaas ang kilay ng dalaga sa binata. Are you thinking na may gagawin ako masama sa kanya? The hell, Noel? Hindi na nagsalita pa si Noel. Napahinga na lang ito ng malalim. Nang akma na sanang aalis ang dalawa sa pwesto, nilapitan na naman sila ng paparazzi at dinumog ng ilang katanungan tungkol sa upcoming project nila Nikki at Jenny. Alam ng mga tao na hindi sila magkasundo, kung kaya't napakalaking katanungan ito sa kanila. Walang personalan ng project na to. I don't think I need to go that far to answer that question. Malamig ang tono ni Jenny. Matapos ang ilang oras na exposure, sa wakas ay nakapasok na rin sa kanyang pribadong sasakyan ang dalaga. Hindi pa rin magkamayaw ang mga taga-media pero hindi na rin sila pinansin pa ng dalaga. Inutusan niya ang kanyang driver na idiretso na sa kanilang mansyon. Sa paghinto ng sasakyan ni Jenny sa parking lot ng kanilang mansyon, may isang bagay na nakakuha ng kanyang atensyon. Isang pulang Motorstar Star X 12-5S ang nakaparada malapit sa private van ng kanilang mga katulong. Manong, whose trash is that? Bakas ang pandidiri sa mukha ni Jenny habang nakatingin sa motorsiklo. I'm not sure miss pero sa tingin ko ayon yung sinasabi ni Sir Hest kanina na may darating daw ngayon na bisita nila. Sagot ng driver. Nahulog ang panganandalaga. Bisita? Who owns a trash? Oh my God, that's disgusting. What the hell is up with my parents again? Mabilis na bumaba si Jenny sa sasakyan nang hindi na nagpapatulong pa sa driver para pagbuksan siya ng pinto. Dire-diretso siyang pumasok sa entrance na hindi pinapansin ng mga kasambahay na nagsitigil upang magbigay respeto sa kanya. Pinuntahan niya ang dining room pero wala doon ang kanyang mga magulang pati na rin ang sinasabing bisita. Manang, where are my parents? Maarting tanong nito sa isang kasambahay na pumasok. Nasa mini office ho, may kausap. Sagot naman nito. Kumunot ang noon ng dalaga. Mabilis niyang tinunga ang opisina ng kanyang ama. Sa glass door pa lang, ay nakita na ni Jenny ang isang, oh my God, he is a freaking angel in my ass. Bulong niya sa kanyang sarili. Walang pag-aatubiling humarap siya sa pintuan at automatiko itong bumukas. Don't worry, she might be somewhat a spoiled bitch but she's... Oh, andito ka na pala. Naputol ang mga salita ng matangkad na lalaking nasa 50 na ang edad nang kumuha sa kanyang atensyon ng bigla ang pagbukas ng glass door. Hinubad nito ang transparent eye glasses
na nakasabit sa kanyang matangos na ilong, saka naglakad papunta sa kanyang mesa. "I heard something about spoiled bitch, Dad. Are you talking about me?" tanong ni Jenny. Napatingin siya sa lalaking kausap ni Mr. Hest na kanyang ama. "This is my daughter, Gideon. Her name is Jenny Henderson and the well-known goddess of cinema industry." Kapansin-pansin ang taglay na kagandahan ng katawan ng lalaki sa kanyang suot na motor jacket na naka-unbuttoned. Sa ilalim nito ay manipis na puting tank top, sa pang-ibaba ay black simple jeans at Nike rubber shoes. Maayos ang pagkakagupit ng kanyang buhok na bumabagay sa kanyang mapungay na mga mata. May katangusang ilong at napaka-sexing ngiti. Magkabilaan ang butas ng kanyang pisngi. Pilit tinatago ni Jenny ang kanyang pamumula nang masilayan niya ito. Subalit, hindi ito nakatakas sa paningin ng binata. Dahil sa pagkabalisa, ipinaimbabaw ni Jenny ang maitim niyang budhi sa harap ng estranghero. And why is he here? Utal-utal niyang tanong. Dahilan upang mas lalo pang pumula ang kanyang muka. Napalunok siya sa inis sa kanyang sarili. Hindi niya magawang tingnan ng diretso si Gideon. "He will be your temporary makeup artist since wala naman si Nar." Nakangiting tugon ni Mr. Hest. Nahulog ang panganan dalaga sa kanyang narinig. Nanlalaki ang mga mata nitong tiningnan ng ama. "What? He is really an exceptional makeup artist, Jen." Kumikinang ang mga matang sambit ni Mr. Hest. Kumikibot-kibot pa ang bibig ng dalaga. Hindi makapaniwala sa sinabi ng ama. Naalala niya ang motor na nakita niya sa parking lot. "Dad, I need to talk to you privately." May diin ang huling salitang sinambit ni Jenny. Tinapunan niya na masamang tingin si Gideon ng panandalian bago ito muling bumaling sa kanyang ama. "Why? What's the matter?" Kunot noong tanong ni Mr. Hest. "This is ridiculous, Dad." Pagsisimula ng pagmamaktol ng dalaga. "I'm a freaking famous superstar. I'm a goddess and you'll just randomly pick someone down the street to be my makeup artist? Are you insane?" "Jenny," saway ng kanyang ama. "No, Dad." Pagpipigil ni Jenny sa kanyang ama. "This is unacceptable. Have you ever seen his bike? God, I can't be seen in public with this guy, for Pete's sake." Nanatili sa kanyang kinatatayuan si Gideon. Nakatitig lamang siya sa dalaga habang panayang busena ng bibig nito. Pilit na ipinapaliwanag sa kanyang ama kung bakit hindi siya pwedeng magkaroon ng makeup artist na kung sino-sino lang. Natatawa at napapailing siya sa kanyang isipan sa ugali ng dalaga. Patuloy ang pagmamaktol ni Jenny sa kanyang ama at halos hindi na makapagsalita si Mr. Hest dahil sa walang tigil na pagbubunganga ng kanyang anak. Nang hindi na siya makatiis, naisipan niyang gumitna sa dalawa. "Whether you like it or not, Miss Jenny, Mr. Hest has signed a contract regarding this. I will be your temporary makeup artist from now on." Bumakas ang pagkagulat sa mukha ni Jenny nang kanyang marinig ang boses ni Gideon. Hindi dahil sa mga katagang sinabi nito, kundi ang kanyang tonong tila may halong banyaga. Subalit dahil ayaw nitong mahalata ang kanyang paghamangha, tinaasan niya ito ng kilay. "And who the hell are you to intervene between me and my dad? Keep your shoes off the ridge of our family, outsider." "Jenny Henderson." Hindi na muling nakaimik pa si Jenny nang lumabas ang makapangyarihang boses ng kanyang ama. Tiimbagang na napatingin ito kay Mr. Hest bago nito tuluyang nilisan ang opisina. Napasandal sa kanyang swivel chair si Mr. Hest. Napahinga ito ng malalim at napapikit na hinilot-hilot ang puno ng ilong. "God, that spoiled brat." Napapailing nitong sambit. "I'm so sorry, Gideon. She's really hard-headed. Hindi ko alam kung kaya mo ba siyang i-handle kung sa ngayon pa lang sobra ng pambabasos ang pinapakita niya sa'yo." Malungkot na sabi ni Mr. Hest. Hindi nito magawa makatingin ng diretso sa binata.
Magiliw nang umiti si Gideon sa kabahagyang lumapit sa mesa ng matanda. "It's okay, sir. I can handle her. Hindi ko tatalikuran ng responsibilidad na meron ako dahil lang sa pinapakita niyang ugali. For sure, we'll get along sooner." Lumiwanag ang mukha ng matanda. Mabilis siyang tumayo at kinamayan si Gideon. Hudyat na kanyang pagbibigay tiwala sa binata. Hindi pa nagtagal si Gideon sa mansyon. Umuwi siya agad matapos ang diskusyon tungkol sa kanyang trabaho. "You'll see what it means to be trapped in a net of plated golds, Jenny Henderson." Nakakalokong ngiti ang sumilay sa mukha ni Gideon bago niya isinuot ang helmet at pinaharurot ang motorsiklo palabas. "Ano na naman ba nangyari? Bakit ganyan ang mukha mo?" Pangungulit ni Noel sa kaibigan habang hinahalo-halo ang kape sa tasa. Nasa kondo niya ang kaibigan at hindi na naman maipinta ang mukha nito. Nakatitig lang ito sa kawalan na salubong ang kilay at kumikibot-kibot ang bibig. Hindi nito magawang pakinggan ang mga katanungan ni Noel, sadyang walang oras makinig ang kanyang utak matapos mapahiya sa harap niya isang estranghero. "My God, this is so stupid!" Pagmamaktol ni Jenny. Tumayo siya at dumiretso sa glass window ng kondo. "I couldn't believe Dad would even do this to me." Sa inis ay lumapit si Noel at bahagyang kinutungan si Jenny. Napasama naman ang tingin ng dalaga sa kanya. "What the hell, Noel?" Angil nito habang hinihimas-himas ang ulo. "Sabihin mo nga sa akin kung ano nangyari. Hindi ako makakatulong sa'yo kung puro ka lang sigaw-sigaw dyan na hindi nagpapaliwanag." Kalmado, ngunit halata ang pagkairita sa tono ni Noel. "Hindi ko naman kailangan ng advice mo, Noel. Andito lang ako para huminga dahil sadyang masama ang timpla ng hangin sa mansyon." Pairap na tugon ng dalaga. Muli niyang ibinaling ang atensyon sa glass door na nakakunot ang noo. "Kung ayaw mo man nandin akong kausapin tungkol sa bagay na yan, edi sana dumiretso ka na lang sa kondo mo." Pasalampak na inupo ni Noel ang sarili sa supa. "So ayaw mo akong kausapin, ganun ba?" Napahilamos ng muka ang kanyang kaibigan. "You're being immature, Jenny." "Hindi ako immature, Noel. Sadyang hindi ko nagustuhan ang ginawa ni Daddy. How would I know kung di mo sasabihin sa akin ang tungkol dyan?" Hindi nakasagot si Jenny. Huminga ng malalim si Noel, saka isinandal ang sarili sa backrest ng sopa. "Was this about the guy whom your dad invited at your mansion?" Salubong ang kilay na tanong nito. Napatingin si Jenny sa kanya at mas lalong kumunot ang noo nito. "How did you know that?" "Malamang sinabi ng mami mo sa akin." Kaswal na tugon ni Noel. "So ako lang hindi informed tungkol sa guy na yon?" Napasinghal sa ini si Jenny. Nasapo niya ang kanyang noo at hindi siya makapaniwala. "Ano bang problema?" "Oh God, Noel, I just can't be with him." Napapairap na sabi ni Jenny kasabay ng gestures ng kanyang mga kamay. "Why? He's freaking cheap." "Oh, quite bad if that's so." Bahagyang natawa si Noel. "Yes, I know. Quite bad kasi napunta siya sa maarting tulad mo." Pagpapatuloy ni Noel sa kanyang mga salita. "You're really damn helpful, Noel." Mabilis na nag-walkout ang dalaga dahil sa bigat ng kanyang nararamdaman. Wala itong pasabing umalis ng kondo ng kaibigan at tinungo ang kanyang motorsiklo na nakaparada sa private parking lot. Hindi niya pinansin ang mga taong nagsisigawan nang makita ang kanyang muka. Nakasimangot lang itong nagdire-diretso sa kanyang pupuntahan. Nang marating niya ang kanyang motorsiklo, mabilis niya itong pinaharurot papunta sa lugar na madalas siyang dalhin ang motor niya. Ang Mini, Shinigis Garden Bloom. Napakasariwa ng hangin at tahimik ang lugar na ito. Walang halos mumupuntang tao kung kaya't naging paborito itong puntahan ni Jenny. Sa lugar na ito ay tila nararamdaman niyang maging siya malaya sa mga mata ng media. Normal ang kanyang pakikihalubilo sa mga pumupunta at nagagawa niyang isa-isahing kilalanin ang bawat bulaklak sa hardin. Sa may maliit na bridge,
Madalas dalhin ang kanyang paa si Jenny. Umuupo siya sa bahagyang gitna at ang malamyos na agos ng tubig. Naisipan niyang humiga at pagmasdan ng panahong napakaaliwalas hanggang sa tuluyan siyang makatulog. Gabi na nang imulat ni Jenny ang kanyang mata. Napabalikwa siya ng bangon subalit nagulat siya nang maramdaman na malambot ang higaan niya. What the? Nasa kondo ba ako? Tanong nito sa kanyang sarili. Inilibot nito ang kanyang paningin. Kumpirmadong nasa kondo nga siya at nasa loob ng kanyang kwarto. Wala pang 3 segundo ay may kumatok na sa kanyang pintuan. Pumasok ang isang may katandaang babae na nakasuot ng pangkasambahay na uniforme. Iniyuko nito ng bahagya ang kanyang ulo upang magbigay respeto sa kanyang amo. Good evening, Ma'am Jenny. Manang Viola, asan po si Noel? Ay, hindi po siya nagpunta dito. Bakit po? Bumakas ang pagkagulat ni Jenny. Sino po naghatid sa akin dito? Hindi ko namukaan, ma'am, kasi nakasuot ng helmet. Sabi niya inutusan daw siya ng inyong ama na iuwi kayo dito. Mahinahong pagpapaliwanag ng kasambahay. Napaisip si Jenny. Hindi ba yung driver ko? Umiling ang kasambahay. Hindi naman po nagsusuot ng helmet ang driver mo, ma'am. Four-wheeled naman ang ginagamit nun. Oo nga pala. O siya, hayaan na natin yun. Kumain na ba kayo? Hindi pa po. Mas mabuti pa kung kumain na ho kayo at magpahinga pagkatapos. Wala naman masyadong gagawin. Nakangiting sabi ng dalaga. Sige ho. Ipaghahanda na lang kita ng makakain mo. Umiling naman si Jenny. Hindi naman ang may lakad ako mamaya. Mga 10 p.m. kasi may shooting ako. Salamat na lang po. Ah, sige. Isinara ng kasambahay ang pintuan matapos ang kanilang usapan. Hindi na muling humiga si Jenny. Dumiretso siya sa kanyang banyo upang maligo. Pagkatapos ng kalahating oras, dumiretso siya sa kanyang vanity mirror at ginawa ang kanyang routine. Tinungo niya ang kanyang wardrobe at kinuha ang itim na crop top tank at baggy jeans. Madalas na ganito ang kanyang pormahan sa tuwing may lalakarin siya. Nang matapos ang kanyang preparasyon, ay lumabas na siya ng kwarto at nagpaalam sa kanyang mga katulong bago tinungo ang kanyang motorsiklo. Subalit, natigilan siya na makita ang private van sa labas ng kanyang kondo. Manong, bakit ho kayo nandito? Sabi ko naman magpahinga ka na lang. What the fuck are you doing here? Mabilis na nagbago ang tono ng boses ni Jenny nang mahagip ng kanyang paningin na nakaupo sigid diyo ng prente sa likuran ng kanyang sasakyan. Malamang, makeup artist mo ko. Kaswal na sagot ni Gideon. I didn't hire you to become my makeup artist, outsider. Get off my car. Sigaw ni Jenny. Tumaas ang kilay ni Gideon. I have the rights to remain seated here dahil hindi ikaw ang pumirma ng kontrata. It was your dad. Sabi ko pa nga kanina sa ayaw at sa gusto mo, ako ang siyang magiging temporary makeup artist mo. So it's either andito ako o wala kang makeup for the whole 3 months. Imagine yourself wearing no makeup na sasabak sa camera. Makikita nilang maitim mong budhi. Uminit ang tainga ng dalaga nang marinig yun mula sa binata. How dare you tell me that? Bakit? Hindi ba totoo? Look at your attitude now. Don't tell me you can't even differentiate between a badass lady and an asshole bitch. Mas lalo pang uminit ang ulo ng dalaga na makitang hindi man lang nagbabago ang ekspresyon ng binata. Nanatili itong kalmado sa kanyang pananalita subalit nakataas ang isang kilay nito. Gustuhin man niyang bumato pabalik ng masasakit na salita, walang rumirehistro sa utak niya. Sinamaan niya ng tingin si Gideon. Bago, galit na hinila ang pintuan ng sasakyan. Tumama pa ito sa kanyang noo. Subalit, na mag-alumpihit sa sakit ay tinago na lamang niya ito sa kanyang loob at pumasok na namumula sa hiya. Nagkatinginan ng kanyang driver at si Gideon. Parehong nagpipigil ng tawa. Let's go, Manong. Malamig na utos si Jenny. Agad namang pinaandar ng driver ang van at nagtungo sa lugar kung saan ang shooting ni Jenny sa gabing iyon. Sa kabilang banda naman sa mansyon ng mga Henderson,
Nakatayo malapit sa glass window si Mr. Hest. Hawak ang isang malaking frame. Nakatuon ang malamlam niyang mata sa magandang batang nakangiti sa larawan. "I'm sorry for doing this, Jenny. Nais ko lang itama ang lahat ng pagkakamali ko." Bulong nito. "Anong sinabi ng maldita mong anak tungkol kay Gideon?" Napaigtad sa kanyang kinatatayuan si Mr. Hest nang marinig niya ang boses ng kanyang asawa na si Mrs. Aaliyah. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Mr. Hest bago siya naglakad papunta sa mesa at ilapag ang larawan ng batang Jenny. "She really... Aaliyah?" Naudlot ang kanyang sasabihin nang mahagip ng kanyang mata ang nakatutok na bunganga ng baril sa kanya. Hawak ito ng kanyang asawang nakasuot ng nakakalokong ngiti. "Aaliyah, put that down." Umiling-iling si Mrs. Aaliyah. "Putting this gown down is not an option, honey. Ang tagal ko nang hinintay ang pagkakataong itong masolo kita at maihatid sa impyerno." Rumihistro ang pagkagulat at pagkalito sa mukha ni Mr. Hest. "Anong ibig mo sabihin?" Mapait na tawa ang pinakawala ni Mrs. Aaliyah. Sunod-sunod na pumatak ang luha sa kanyang pisngi. "Mahal kita. Pero alam kong hindi ko mapapantayan ang pagmamahal na binigay ni Rosvi sa'yo." Mas lalong gumulo ang isipan ni Mr. Hest. Dumagundong ang kaba sa kanyang dibdib nang unti-unting gumalaw ang hintuturo ni Mrs. Aaliyah sa trigger. No, hon. We can talk about this, okay?" Unti-unting itinaas ni Mr. Hess ang dalawang kamay sa ere. Sa gilid ng kanyang mata ay kumikinang ang maliit na kutsilyong nakahiga malapit sa librong nakapatong sa mesa. Pasimple niyang sinukat ang distansya niya sa kanyang asawa at sa baril na hawak nito. Kinwenta niya ang layo ng kanyang kamay sa kinaroroonan ng kutsilyo at ilang segundo ang kanyang gugugulin para makuha ito. Bago pa man lumabas at lumipad ang bala patungo sa kanyang ulo. "There's nothing to talk regarding this, honey. Mahal kita, but you can't love me back the way I do, and that hurts, honey." Muling tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Umiling si Mr. Hest. Kailangan niya ikalma ang sarili, pati na rin ang kanyang tono, para sa ikapapahinga ng isipan ng asawa. "No, I don't. Mahal kita. Pinakasalan nga kita, di ba? Dahil sa sobrang pagmamahal ko sa iyo and not Rosvi." Nagkaroon ng problema sa pag-iisip si Mrs. Aaliyah 3 taon na ang nakakalipas. Sinubukan nito ipagamot ni Mr. Hest, subalit hindi nito nagawang gumaling. Ang tanging ipinayo ng mga doktor na tumingin sa kanyang asawa ay alagaan itong mabuti. Habaan ang pasensya at pag-intindi. Kailangan niyang pakalmahin ang sarili sa tuwing sinusumpong ito at hayaan ang kanyang isipan na magliwaliw hanggang sa tuluyan itong kumalma. Hindi malaman ni Mr. Hest kung paanong nangyari ito sa kanyang asawa. Subalit ang kanyang suspisyon ay tungkol ito sa kanyang naging nobya noong nasa kolehiyo pa lamang sila na si Rosvi, ang pinsan ni Aaliyah. Flashback. "Sana naman, Hest, hindi mo nasaktan ang pinsan ko." Sabi ni Aaliyah kay Hest. Nakangiti ito, subalit may kirot sa kanyang mga mata. "Oo naman, mahal na mahal ko si Rosvi." Pagmamalaking sabi ni Hest. Sabay nitong hinalikan sa pisngi ang nobya sa harap ni Aaliyah. Mas lalo pang sumikip ang dibdib ni Aaliyah kung kaya't napaiwas ito ng tingin. Hindi alam ni Rosvi na merong pagtingin ng kanyang pinsan sa kanyang nobyo. Matagal na ito. Subalit walang lakas ng loob si Aaliyah na sabihin ang tungkol sa nararamdaman niya sa isang tao. Hindi niya inaasahan ang paglitaw ng balita tungkol sa kanilang dalawa. Matapos sa ilang taong paglilihim ng kanyang nararamdaman, hindi mawari sa loob-loob niya kung dapat nga bang siyang maging masaya o lumayo. Tumagal hanggang 3 taon ang relasyon ni na Rosvi at Hest. Tiis ang sakit na sinuportahan pa rin niya ito. "Pangarap kong iharap sa altar ang pinsan mo, Aaliyah." Sabi ni Hest kay Aaliyah isang araw nang minsan silang magkasama. Lumungkot ang mga mata ni Aaliyah.
Sadyang wala ng pag-asang mapasa kanya ang lalaking patuloy niyang iniibig sa kabila ng masakit itong ginawa. Wala naman siyang dapat sisihin dahil sadyang iba ang plano ng tadhana. Eh, kailan mo plano mag-propose sa kanya? Pilit na iniwasan ni Aaliyah na pumiyok sa kanyang salita. Sumilay ang ngiti sa mukha ng binata. Siguro after graduation. Then go for it. Nang tumuntong sila sa ika-apat na taon sa koleyo, dito gumuha ang mundo ni Hest. Matapos niyang marinig mula kay Rosvi ang desisyon nito. I want to break up with you. Iyon ang mga katagang lumabas sa bibig ni Rosvi. Bakit? Anong nagawa ko? May paraan pa ba para itama ko yung pagkakamali ko? Sunod-sunod ang butil ng luhang umagos sa pisngi ni Hest. Umiling si Rosvi. You didn't do anything. Kailangan ko lang talaga mag-aral sa ibang bansa. Pilit mang humingi ng paliwanag si Hest, ay hindi na siya binigyan ni Rosvi. Buo na ang desisyon nitong palayain ng lalaking nagmahal sa kanya ng tunay. Lumipas ang mga taon, subalit walang pagbabago sa nararamdaman ng binata. Naghintay pa siya ng mga taon, umaasang babalik din ang babaeng kanyang iniibig. Nang mabalita ang nakabalik na ng bansa si Rosvi, walang pag-aatubiling bumisita ang binata sa kanilang bahay. Subalit bigo siya nang malaman niyang ikakasal na pala ito sa iba. I'm sorry. Tanging nasabi na lang ni Rosvi sa kanyang dating nobyo. I know I had been the best man in your life, Rosvi. I didn't do everything to keep you and make you smile every day, pero sadyang ibang nakalaan para sa atin. This might break my heart, but I want to be happy for you. Iyon ang huling salitang binitiwan ni Hest kay Rosvi. Kasabayang halik sa noon nito, hudyat ng kanyang pagbitaw sa babaeng mahal na mahal niya. Matapos ang araw na yon, mabilis na lumipad si Hest pa ibang bansa. Inalagaan niya ang kumpanyang pinamana sa kanya ng kanyang lolo hanggang sa ito ay lumago. Pinilit niyang magbagong buhay na nakabaon ng babaeng minahal niya ng tunay. Ilang taon ang lumipas, bumalik siya muli ng Pilipinas kung saan naging malapit siya kay Aaliyah at di kalaunay, sila'y dalawa ay pinag-isang puso. You still love her, don't you? Malungkot ang tono ni Aaliyah, ngunit sa kanyang boses ay bakas ang pag-asang mali ang kanyang nasa isipan. Hindi, ikaw ang mahal ko. I love you. Pagsisiguro ni Hest. Tila nakaramdam ng kaginhawaan si Aaliyah. Lumuwang ang pagkakahawak niya sa baril at nagtuloy-tuloy ang agos ng luha sa kanyang pisngi. Tumakbo siya sa kinaroroonan ng asawa at mahigpit itong niyakap. I'm so sorry. I'm really sorry. Hagulhol nito. Kinuha ni Mr. Hest ang baril sa kamay ng asawa habang hinahagod dito ang likuran ni Aaliyah. Shh, that's okay, I understand. At sa hindi inaasahang pagpatak ng segundo, pumutok ang baril. Tumalsik ang preskong dugo sa larawan ng batang Jenny matapos yon. Dumausdos mula sa dibdib ni Mr. Hest si Aaliyah habang pinipilit nitong magsalita. I hate it when someone keeps bugging my head. I'm sorry. Now I gotta find your daughter. Bulong ni Mr. Hess sa kanyang nag-aagaw buhay na asawa bago nito nalagpasan ang katawan. Pumatak ang mainit na butil ng tubig mula sa mata ni Miss Aaliyah. Pait at pagsisisi ang nasa isip nito bago tuluyang pumikit. Hindi na maipinta ang mukha ng direktor habang pinagmamasdan nito si Jenny na paulit-ulit ng kanyang linya. Hindi nito makuha ang kanyang inuutos. Jenny Henderson, what's going on with you today? God's cocktail? Inis na. Angil ng direktor. Napahilamos itong muli ng kanyang muka. Napapahiyang napayuko si Jenny. Sorry, Direk. One last. This is for the 177 times, Jenny. Ano ba nangyari sa'yo? Sigaw ng direktor. Huminga ng malalim si Jenny. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Sa totoo lang, ay masyado siyang distracted sa presensya ni Gideon. Hindi niya magawa makapag-focus sa sarili niyang linya.
akma na siyang magsasalita nang, "Let me try that line direct." Umalingaungaw ang isang boses ng babae. Natuon ang atensyon ng lahat sa isang gilid kung saan yun ang gagaling. Si Nikki Warren pala. Napairap sa hangin si Jenny. Kikibot-kibot ang kanyang labing naglakad padabog, palis ng set. Ibinagsak niya ang sarili sa upuang nakapwesto malapit sa kanyang private wardrobe. "Nikki, what are you doing here? Bukas pa ang shoot para sa part mo." Usisa ng direktor na mas lalong nainis. "Well, you know." Tinapunan ni Nikki ng tingin si Jenny at kumurba ng matamis ng kanyang labi. I went here to show my support to my co-star. Para na rin makita ko ang flow ng movie direct. This is my first time to team up with Miss Henderson, so I want to do something that'll please her. Tumayo sa kanyang kinauupan si Jenny at mataas ang kilay na nagsalita. "Your face is not even pleasing in my eyes, Miss Warren." Mabilis na napalitan ng sarkastikong aura ang mukha ng kakompetensya. "Oh really? How come? Masyado ka na bang sawa sa klase ng taong tulad ko? Someone better than you?" Sarkastikong natawa si Jenny. "No, I hate someone like you. Masyadong perpekto ang tingin sa sarili pero wala namang naipapakitang dignidad at respeto sa mundo." "Get your hooves off your bullets, Mrs." Fine. Subukan mo ang linya ni Jenny. "And if you impress me, magkakapalit kayo ng pwesto." "What? That's fucking unacceptable. Pinirmahan ko ang kontratang to." "I can manage to tear that paper up for you, Missy." Napasinghal si Jenny. "Fine. It's your loss, not mine." Mabilis na tinalikuran ni Jenny ang lugar at dumiretso sa kanyang pribadong sasakyan. Sumunod naman sa kanya si Gideon na walang emosyon. "I don't need them. Maraming naghahanap sa akin and a star like me will never bring down her crown dahil lang sa pesting direktor tulad niya." Bulalas niya na makapasok sa sasakyan. "Huwag kang masyadong kampante, Miss Jenny. Hindi mo alam kung ano naghihintay sa'yo." Payo ni Gideon sa kanya. "No, I am just saying na hindi sila kawalan. I am a good actress, goddess of cinema industry. So kahit na i-turn down ko ang offer na yun, punitin man niya ang kontratang yun, I don't freaking care." Sagot naman ng dalaga. "Masyado ka nagpapalamon sa init ng ulo mo. Mas mabuti pa kung magpahinga ka na lang ulit sa kondo mo. Do you still have other stuff to do tomorrow?" Mahinahong tanong ni Gideon. "Pakialam mo ba?" Bumuntong hininga ang binata. "I am asking dahil makeup artist mo ko. Kung nasan ka, andun ako para makapag-assist sa mga kailangan mo." "So are you telling me na kahit tulog ako, dapat andun ka rin?" "You're talking nonsense, Miss Jenny." Pagsuko ni Gideon sa kanyang kausap. Nang makabalik ang driver ni Jenny mula sa kanyang tinambayan, ay agad na silang umalis at nagtungo sa kondo ng dalaga. Bumaba si Jenny, kasunod si Gideon. "Put my things there. I'll let my maids take them to my room." Tumango naman si Gideon. Mabilis na umakyat si Jenny sa kanyang silid at isinalampak ang sarili sa malambot na kama. Akma niyang ipinipikit ang mata nang may biglang gumising sa kanyang isipan. Ang tungkol sa lalaking nagkatid sa kanya sa kondo galing sa Shinji's Garden Bloom. Mabilis pa ang alas 4 na kanyang tinakbo ang hagdanan pababa upang habulin si Gideon. Mabuti na lamang at palabas pa lang ito ng kanyang kondo. "Gideon!" Napatigil ang binata at napatingin sa kanya. "Ikaw ba ang naghatid sa akin mula sa Shinji's hanggang dito?" Nahihiyaman ay nagawa niyang magmaldita. Panandali ang nag-isip ang binata bago itong umiti. Sumilay na naman sa butas ng kanyang pisngi na siya ay kinapula ng mukha ni Jenny. "Paano kung oo?" Nanlaki ang mga mata ng dalaga. "You're an idiot if you did." Mas lalong lumapad ang ngiti ng binata. "At mas stupid ka for lying down on the bridge somewhere." "Get out!" Natawa na lamang si Gideon bago nito tuluyang nilisan ang kondo ng dalaga. Kinabukasan, nagising si Jenny sa lakas ng kalabog ng kanyang pintuan. Napakurap-kurap ang dalaga. "Jenny Henderson, get up right now!"
Boses iyon ng kanyang kaibigan na si Noel. Kunot ang noo at buhol-buhol ang buhok na kinapakapan ni Jenny ang remote ng kanyang pintuan. Nakasubsob ang kanyang mukha sa malambot na unan. Jenny! Iritang inaangat ni Jenny ang ulo at sumigaw. God! Siri! Open the door! At muli niya itong ibinagsak sa kanyang unan. Jenny! For Pete's sake! Do you even know what has happened to your mom? What happened to her? Bakas sa kanyang boss ang antok. Oh my freaking God, Jenny! Bumangon ka na! Walang pasabing, hinila ni Noel ang paa ng kaibigan palayo sa kanyang higaan. Mabuti na lamang at mabilis na napahawak ang kamay ng dalaga sa headboard at tinadya kanya ang binata gamit ang isang paa. Napaungol sa sakit si Noel pero hindi ito inalintana ni Jenny. Ang bastos mo, kita mo namang natutulog pa. Your mom's trying to survive in the ICU right now. Jenny, I thought nasa ospital ka. Ilang beses kitang tinawagan pero hindi ka sumasagot, tas malalaman ko na lang sa driver mo na nandito ka pa rin at wala kang kamalay-malay tungkol sa nangyari. Pagsisermon ni Noel. Hawak-hawak nito ang brasong tinadya ka ng dalaga. Napatigil sa kanyang kinatatayuan si Jenny. What the hell happened to her? Hindi na nito hinintay pang sumagot ng kaibigan at mabilis na tumakbo palabas ng kanyang kwarto. Tinungo niya ang kanyang motor at mabilis na pinaharurot papunta sa ospital na pagmamay-ari nila. Sa kabilang banda, si Noel naman ay nagmaneho ng kanyang sariling sasakyan. Kinakailangan niyang masundan ng kaibigan dahil alam niyang hindi maganda ang timpla nito kung nag-aalala sa isang bagay. Halos paliparin ni Jenny ang kalsada sa bilis ng kanyang pagpapatakbo. Wala siyang naging pakialam sa mga nakakita sa kanya sapagkat tanging ang kanyang ina ang siyang laman ng kanyang isipan. Nurse? Nurse? Where's mom? Balisang-balisa na tanong ni Jenny nang makarating ito sa ospital. ICU 864, Miss Jenny. Agarang sagot ng nurse. Agad na tinungo ni Jenny yon. Lakad-tagpo ang kanyang ginawa at nanghihina ang kanyang katawan dahil sa sumasagi sa kanyang isipan. Subalit pilit niyang pinapakalma ang sarili. Nagawang makasunod ni Noel sa kaibigan. Jen, minahon ka. Walang mangyayaring masama sa mami mo. Anong wala, Noel? Nangyari na nga eh. Bulyaw nito sa binata. Hindi na lang nagsalita pang muli ang binata. Naiintindihan naman niya kung bakit ganun na lang ang reaksyon ng kanyang kaibigan. Nang makarating sila sa floor, kung nasa ng ICU, nahagilap ng kanilang mata ang mga taga-media na nag-aabang sa labas. May isang taga-media ang nakapansin sa kanya at agad naman itong lumapit. Ngunit hindi ito pinansin ni Jenny. Nagsipagtakbuhan papunta sa kanyang direksyon ng iba ngunit wala siyang pakialam. Dinubog siya ng mga tao pero pilit niya itinago ang kanyang muka at nakisiksik para makadaan papunta sa kwarto ng kanyang ina. Nang magkaroon ng pagkakataon, bago niya buksan ang pintuan, humarap siya sa taga-media at sinabing, "Y'all idiots for disrespecting my privacy and concluding something too far." Natulala ang taga-media at nagkatinginan ng mga ito bago nila sinugod ang bintana ng kwarto at itinutok ang mga kamera sa salamin para makita ang nasa loob. Hindi na yun binigyan pansin ni Jenny. Dumiretso siya sa kanyang inang nakahiga sa hospital bed at mas lalong nang hinang dalaga. "Mom, you have to wake up, okay? Huwag mo kaming iiwan. At si Daddy, please." It doesn't matter whether she'd leave or not. But I prefer her dying than keep pestering my life. Napasinghap si Jenny nang kanyang marinig ang boses ng sariling ama sa kanyang likuran. Nagsitayuan ang kanyang mga balahibo sa mga salitang binitiwan ni Mr. Hess. "Dad, anong ibig mong sabihin?" Nag-aalin lang ang tanong ni Jenny. Naghahanap ang kanyang mata ng kahit anong bagay na maaari niyang gamitin panlaban sa kung ano man ang posibleng mangyari. "I don't think I need to hide everything from you, sweet daughter. I did this to your mother." Tila kandilang nanlusaw si Jenny sa kanyang kinauupuan. Hindi niya nagawang mahagalaw, dulot ng iba't ibang emosyong pumapaimbabaw sa kanyang damdamin. "You're kidding, right?" Napangisi si Mr. Hess. Gumapang ang kilabot sa batok ng dalaga nang marinig niya ang yabag nitong papalapit na papalapit sa kanya. Hindi man lang napansin ng dalaga ang pagdating ng kanyang presensya.
mas lalo pang nanginig ang kalamnan ng dalaga nang maramdaman niya ang malamig na bagay sa kanyang leeg. Kutsilyo. Dad! Garalgal ang boses ni Jenny. Yes, sweet daughter? Malamig at puno ng galit ang presensyang dumampi sa tenga ng dalaga. Mas lalong tumaas ang takot sa kanyang loob. Pumatak ang luha ni Jenny. Nagpakawala ng malademonyo subalit mahinahong tawa si Mr. Hest. Inilabas niya na dahan-dahan ang nakatagong maliit na kutsilyo mula sa kanyang bulsa. I think I had enough of both of you. Care to join your mother sooner, sweet daughter? Napalunok si Jenny. Kailangan niyang maging alarma kung ano man ang mangyari. Ngunit sa gayong segundo rin ay hindi dapat siya mahahalata ng kanyang ama. Alam niyang sa isang galaw ng kanyang mata ay mapapansin agad nito ang kanyang paglaban. Dad, ito lang ang tanging paraan upang mawala ang atensyon ng kanyang ama sa bawat galaw ng kanyang katawan. Pinilit ni Jenny na kunin ang mata ng ama. Hindi siya dapat magkamali. Ito lang ang dapat niyang gawin. Halos matunaw si Jenny nang matagumpay niyang nakuha ang atensyon ni Mr. Hest. Halos malusaw siya sa titig nitong napakalamig at puno ng iba't ibang emosyong hindi niya matukoy. Dito mabilis siyang gumalaw. Direktang inagawang kutsilyo sa kanyang ama. Nadaplisan ang kanyang leeg subalit hindi niya na iyon inalintana. Mabilis pa sa isang segundo ang paggalaw ng kanyang isang kamay sa pag-ipit sa ulo ng ama. Alam ni Jenny ang kahinaan nito. Pagkukwenta ng distansya sa komplikadong sitwasyon. Walang pag-aanin lang ang itinapon ni Jenny ang maliit na kutsilyo palayo at tinuhod ang noon ni Mr. Hest. Hindi ako takot para lumaban, Dad. Ani Jenny habang patuloy ang pinapahina ang katawan ng kanyang ama. Hindi niya alam kung tama ba ang kanyang ginagawa ngunit alam niya sa sariling kinakailangan niyang protektahan ang sarili at ang kanyang ina. You're not gonna make it. Why are you doing this, Dad? Basag ang boses na tanong ni Jenny. Itinayo niya ang kanyang ama at pinaharap ang duguan nitong mukha sa kanya. Bakit? Bakit mo ginagawa to? May halong sakit ang boses nito. Sumili ang ngiti sa labi ni Mr. Hest. Kahit pa puno na ng dugo ang labi nito, nagawa pa rin itong ipakita ang kayabangan at pagiging matatag. You're not supposed to be part of this. Ang ina mo lang. Ba't galing ka rin sa kanya? Kung kaya't kailangan mo rin mawala sa mundong meron ako. Litong-lito si Jenny sa pinagsasasabi ng kanyang ama. Napakaraming katanungan ang lumutang sa kanyang isipan. Subalit ni isang sagot ay hindi niya nahagilap. You don't have to know everything. Gusto ko lang na mamatay kayong dalawa. Akma na sanang a-action si Mr. Hest para atakihin ang leeg ng dalaga nang bigla siyang napaatras sa lakas ng pagtulak ni Jenny. Subalit, hindi pa man tumatama ang kanyang katawan sa sahig, ay nahawakan na nito ang kwelyo ng kanyang suot na polo at mabilis na tinuhod ang panga ni Mr. Hest. Sorry, Dad. Tanging sambit ni Jenny bago nilagpasan ang amang nawalan ng malay. Inayos niya ang kanyang sarili. Tinakpan niya ang bahid ng sugat sa kanyang leeg gamit ang kanyang buhok. Dahan-dahan niyang itinayo ang katawan ng kanyang ama patungo sa bakanting upuan. Pinahid niya ang dugong nakakalat sa muka at inayos ang kanyang pagkakalagay upang magmukhang nagpapahinga lamang ito. Tinakpan niya ang muka ng panyong nakatago sa bulsa ng ama bago ito tuluyang lumabas. Hindi pa rin nawawala ang mga taga-media. Subalit imbis na kulitin siya nang siya'y muling lumitaw sa kanilang paningin, wala ni isa sa kanila ang lumapit at hinayaan siyang makalagpas ng mga ito. Dumiretso siya sa kinaroroonan ni Noel at kinausap ito tungkol sa ginawa ng ama. Pagkagulat, ang rumihistro sa mukha ng binata ngunit agad niya itong binawi. Inutusan siya ng kaibigan na sabihan ng mga doktor at mag-report na agad sa kapulisan ng palihim. Alam ni Noel na hindi maaaring gawin yun ni Jenny dahil sa kanyang kasikatan. Kung kaya't siya lamang ang tanging pag-asa ng dalaga. Wala namang pag-aalin lang ang tumango ang binata. Sa kabilang banda, nabulabog ang mahimbing na tulog ni Gideon nang tumama sa kanyang pisngang mariing sampal. Napabalikwas ng bango ng binata at tumambad sa kanyang mata ang mukha ni Nikki, ang kanyang nakatatandang kapatid. God, sis! Don't you know how to wake someone up normally? Inis na ang ngil ni Gideon at bumangon ito at umupo sa kanyang higaan.
Your damn phone had been ringing for hours, Gideon. It's far from the office. Lagot ka na naman kay daddy kung malaman niyang hinahayaan mo ang bilyones mong salapi. Bumuntong hininga si Gideon. Hayaan mo siya. Besides, you are the one who put me on this task. Kaya ikaw ang gumawa ng paraan para hindi mahalata ni daddy na napababayaan ko ang trabaho ko. Hindi ko sinabing dapat 24/7 ka nakabantay sa baing yon. Makeup artist ka lang, hindi personal assistant, dude. Masyado mong kinakarin ang pagiging makeup artist ng isang artista, ha? Nakakalokong napatawa si Nikki. Stop blabbering around. Kung marami kang dada, mas mabuti pang itigil ko na lang to. Subukan mo lang. Makikita mo. Pagbabanta ni Nikki. Hindi mo pa pinapaliwanag sa akin kung ano ba talagang purpose itong trabaho ko. Tumayo si Gideon. Elise, prepare my car in the garage. Thanks. Copy that. Sagot ni Elise, isang artificial intelligence na personal na pinagawa ni Gideon sa isang magaling na computer engineer. Napapailing na natawa si Nikki. I can't believe you. Ang mahal-mahal ng bahay mo, kotse mo, mga gamit mo. Pero motor na ginagamit mo is Honda? Come on! Ginagampanan ko lang ang role na binigay mo sa akin, Nikki. Kaya huwag ka masyadong mayabang. Mas lalong humagalpak ng tawa si Nikki. Fine! Fine! Yeah, whatever. Pansamantala silang natahimik pareho. Can you tell me exactly the reason behind all this? Muling pagbabalik ni Gideon sa kanilang napag-usapan. Bumuntong hininga si Nikki. Because I want her down, out of the industry. May plano kami ng kanyang ama. And I think he had started dashing his words off the bushes. Flashback. Nakipagkita noong nakaraang Sabado ang ama ni Jenny kay Nikki upang makipagdiskusyon tungkol sa mahalagang bagay. Wala namang pag-aalin lang ang pumayag agad ng dalaga. Kahit pa na magkakompetensya ang kumpanya ng kanilang pamilya, matalas ang kanyang isipan para makaisip ng paraan. Kung paanong sisip-sip ng dugo nang hindi nakakahalata. Pumunta si Nikki sa sinabing address ni Mr. Hess. Pribadong cafe yon. Kung kaya't hindi nakasunod ang mga media sa kanya na makita ang kanyang kotse sa publiko. Saktong alas 8 ng gabi, pareho na silang nakaharap sa isa't isa. Hindi ko na dapat patagalin ang pakay ko, Miss Nikki. Pagsisimula ni Mr. Hess at hindi na nito nagawang galawin pa ang menu na nakatayo sa kanyang harapan. Go ahead. I'm all ears, Mr. Hess. Nahangiting tugon ni Nikki. I just also want to remind you na hindi ito tungkol sa kumpanya na pagmamay-ari ng pamilya mo at ng akin. This is something to do with kapatiran thing. Bahagyang natawa si Mr. Hess sa kanyang sinabi. Kumunot ang noo ni Nikki. Tila may kung anong pakulo ang nais ipahiwatig ng matanda. What do you mean by that? Don't you want my daughter to fall off the ridge of cinema industry? Tanong nito sa dalaga. Kinilabutan si Nikki. Natigilan siya sa kanyang upuan. What do you mean by that? Matunog na napangisi si Mr. Hess. You don't have to fake your face in front of me, iha. Do you want to or not? Hindi sumagot si Nikki. Tinapunan niya ng tingin na matanda. Hinahanap ang posibleng dahilan kung bakit ito nagtatanong ng ganung bagay. Subalit, bigo siyang mahanap ang posibleng sagot dito. I do. Why? Hindi alam ni Nikki kung tama bang sabihin niyon sa ama ng kanyang kakompetensya. Lumapad ang isi ng matanda. I'll help you. Gulantang ang gumuhit sa mukha ni Nikki nang kanyang marinig yon. Nanlaki ang kanyang mata. Anong ibig mo sabihin? I had been trying to get rid of things I don't want in my life, Nikki. And that includes Jenny and her mom. I hate both of them for bringing nothing but bad luck in my life. Nagising ang curiosidad ni Nikki nang sambitan ni Mr. Hess ang katagang yon. Can you tell me why? May pag-aalinlangan, pero pilit pa rin binibigkas ng dila ni Nikki ang kuryosidad na gumising sa kanyang diwa. Lumamlam ang mga mata ng matanda bago ito nagsimulang magkwento. I've always wanted to have a perfect daughter. So when my life and I was blessed with a child, I was over the moon upon seeing my wish had been granted.
I brought her to the industry of cinema and luckily, she was blessed with such a talent that made people admire her the most. I've always seen her the best of herself. Not until I pinpointed the hole beneath. She's unhappy and has always been asking for attention for so many reasons. I taught Jenny how to be competitive, which turned out to be my fault as well. I taught her different things that made her spot the golden stars even after decades in the industry of cinema. However, I don't see that smile. The perfect smile she always wore when she was young. I felt bad for what have I done, and until now, it haunts me. My wife is someone every man would want to have, but she's with me. She's always the pain in the ass, but also the sweetest. I want to put things on the right track. And the only thing I can do right now is get rid of them before my life. Bumalot ang pagkagulat sa katawan ni Nikki. Hindi niya malaman kung ano nga ba ang kanyang sasabihin. Now, I want you to do something to bring her down and get her crown, please. I also want you to bring the smile she deserves out of the industry. Will that be a good deal with you? Anong mangyayari kung hindi ko magawa? I'm gonna pull your heads off your bodies. Malutong at mariin ang pagbabantang yun ni Mr. Hest. Walang nagawa si Nikki kundi tumango. Sa kanyang isip, makukuha niya rin naman ang kanyang ninanais ng walang pag-aalinlangan. Sa kasalukuyan, nakakunot ang noo ni Gideon habang patuloy ang pagkukwento ni Nikki. So, you're telling me na pati buhay mo ay hawak ni Mr. Hest at pumayag ka pa rin kahit alam mong nakasalalay pati ang buhay ng pamilya mo? I will do everything as I can, Gideon, para lang makuha ang tronong dapat ay sa akin. Ani Nikki. You don't need something like this, Nikki. Pati ako, idinamay mo pa sa kalukuhang to. I'm not stupid to let you get into the trap, Gideon. Alam ko ang ginagawa ko at isa pa. Ito ang siyang pambawi mo sa akin matapos mo lang traidorin ang usapan natin. Sabi ni Nikki. Hindi nakaimik si Gideon nang biglang pumasok yun sa kanilang usapan. Fine. Tipid na kumpirmasyon ni Gideon bago ito nagtungo sa kanyang paliguan. Gideon, wait. Pagpipigil ng kapatid. Ano? Just don't fall in love with her. Nagsalubong ang kilay ng binata. What? I know you. I have changed, Nikki. And please stop breaking off the tie of the past. Hindi na hinintay pa ni Gideon na magsalita ulit si Nikki. Pumasok na ito sa kanyang paliguan para makapaghanda sa kanyang lakad papunta sa opisina. I don't want you to fall in love with her because I don't want you to end up like Mommy Rosvi. Naging matagumpay ang paghuli kay Mr. Hest. Malaking tulong ang ebidensyang lumitaw na kuha mula iyon sa suot-suot nitong relo. Mabilis ang kamay ni Jenny, kung kaya't walang kamalay-malay ang matanda nang pihitin niyo ng dalaga at kuna ng lahat ng pangyayari. Hindi na nagawa pang lusutan ni Mr. Hest ang lahat ng paratang sa kanya. Nakalkal rin ang napakaraming ebidensya tungkol sa pagnanakaw nito sa sariling kumpanya at sa sariling anak at asawa. Masakit man at hindi man katanggap-tanggap ang pangyayari, mas pinili pa rin ni Jenny na gawin ng tama ang tumistigo laban sa kanyang ama. Sa kabilang dako naman ay walang pagbabago sa kalagayan ni Aaliyah. Nakapikit pa rin ito, nagsisilbing buhay ang aparatos na nakakabit pa rin sa kanya. Gayon pa man, hindi nawawala ng pag-asa si Jenny na muli pang magigising ang kanyang ina. Lumipas na ang 2 linggo, halos wala sa kanyang sarili lagi si Jenny dahil sa palaging okupado ang kanyang isipan patungkol sa kalagayan ng ina. Napakaraming interviews, photoshoots, shooting, at events ang nakalinya sa kanyang schedule. Ngunit ni isa sa mga ito ay wala siyang kumpirmasyong ibinibigay. Sa tagal na rin ang pagsasama ni Gideon at Jenny, tuluyan na itong nasanay sa presensya ng binata at nagagawa na nitong kausapin ng matino kahit papaano. Palagi siyang nananamlay, ngunit gumagawa si Gideon ng paraan upang maging makulay ang kanyang mundo sa kabila ng kalbaryong kanyang dinadala. Isang araw, nagpunta si Gideon at si Jenny sa isang event.
naging mainit muli ang mga taga-media nang masilayan ang dalawa. Agad nila itong dinumog, subalit walang lakas si Jenny, kung kaya't naisipan ng binata na protektahan ito. "How's your mom so far? Nagising na ba ang mami mo? How is she doing? Bakit nagawa nga ba yun ng iyong ama? What can you tell about your father regarding this matter?" Sari-saring katanungan, ngunit iisa lang ang nais masagot. Hindi nagsalita si Jenny. Pakiramdam niya ay mas lalo siyang nangihina sa mga katanungang ibinabato sa kanya. "Guys, please, can you give her a chance to rest man lang? Please show some respect and manners. Masyado niyo siyang inaabala." Saway ni Gideon sa mga taga-media. Natuon ang atensyon ng lahat sa binata. Nagkatinginan ng mga ito, sa kanila dinumog ng katanungan si Gideon. "Ano ba ang relasyon yung dalawa ni Jenny? May kinalaman ba ito tungkol sa sinabi ni Jenny noong nakaraan tungkol sa pagiging handa sa pagpasok sa relasyon? Ikaw ba ang confirmed boyfriend ni Jenny?" "Yes, I'm her boyfriend. And now, may we please have the space? Pagod ang girlfriend ko and she needs a good rest. Thank you." Natigilan si Jenny. Pakiramdam niya, umakyat ang dugo niya mula ulo hanggang paa. Ngunit sa hindi malamang dahilan, hinawakan niya ang kamay ng binata. Naramdaman ni Gideon ang kiliting yon, kung kaya't sumili ang ngiti sa kanyang loob. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng dalaga at patakbo nilang tinahak ang daan papunta sa kanilang pribadong sasakyan. Nagpakawala sila ng malakas na tawanan sa loob ng van matapos na matagumpay nilang nalagpasan ang taga-media. "That's so funny! Have you noticed the look on their faces?" Hagalpak na tawa ni Jenny. "Talagang hindi sila makapaniwala eh." Sambit naman ni Gideon. Pareho silang natawa. Subalit maya-maya lang, ay pareho din silang natahimik. Nawala ang ngiti sa labi ni Jenny nang kanyang mapagtanto ang pagkakamaling ginawa nila. "Paano na ngayon? Eh di mas lalong dudubugin tayo ng mga tao." Bakas ang pag-aalala sa tono ni Jenny. "That's okay. At least sa ngayon kahit papano, Eddie, natakpan din ang tungkol sa mami mo." Ngumiti si Jenny ngunit may bahid pa rin ang lungkot ang kanyang mata. "I'm hoping she'd wake up anytime soon. I really miss her." "She will. Don't worry." Pagsisiguro ni Gideon. Unti-unting isinandal ni Jenny ang kanyang ulo sa dibdib ng binata. Tumulo ang kanyang luha. Nag-aalinlangan man ay gumalawang kamay ng binata payakap sa dalaga. Pinagmasdan niya ang maamong mukha nito, tila anghel ito sa kanyang paningin. "I wish to always look at you this near, Jenny." Bulong ni Gideon sa dalaga. Subalit hindi na nito narinig ang salitang binitiwan sapagkat himbing na ito sa pagtulog. Nang muling iminulat ng binata ang kanyang mata, hindi na nito mahagilap si Jenny. Nasa loob pa rin siya ng pribadong van. Napatingin siya sa driver's seat. "Mano, asan ho si Jenny?" Tumama ang tingin ng driver sa salamin. Nakita ni Gideon ang malamlam nitong mga mata. Tila may kung anong balitang hindi ka nais-nais. Kumalabog ang dibdib ng binata. Binawian na ng buhay si Ma'am Aliyah, Sir Gideon. Tila huminto ang oras nang rumihistro ang boses na iyon ng driver sa isipan ni Gideon. Nagyelo ang kanyang mga paa sa kanyang kinaroroonan. Tumawag kanina ang doktor ni Ma'am Aliyah habang nagpabiyahe pa uwi sa kondo ni Jenny. "Kung nakita mo lang, sir, kung paano nagpigil si Jenny ng kanyang pag-iyak." Napapailing-iling ang driver. Rehistrado sa kanyang mukha sakit na dinala ng dalaga nang malaman nito ang tungkol sa nangyari sa kanyang magulang. Hindi nakaimik ang binata. Hindi niya malaman kung ano ang sasabihin. Wala sa sariling lumabas siya ng sasakyan. Nahagilap ng kanyang mata ang nakapangalang Henderson Hospital, kung kaya't walang pag-aalinlangan tinakbo niya ang daan papasok. "Asan ho ang room ni Aliyah Henderson?" Tanong niya sa isang nakasalubong na nurse. "ICU 864, second floor, sir." Lakad takbo ang ginawa ng binata. Hindi niya alam kung ano bang mararamdaman kapag makita niyang luhaan si Jenny. Hindi niya mabatid ang kanyang nararamdamang kaba sa loob. Nang makarating siya sa second floor, agad niyang hinanap ang ICU. Nakatingala siya sa mga nakasulat sa ibabaw ng pintuan nang bigla siyang nakarinig ng pamilyar na boses. Umiiyak na babae. Nakita niya sa kabilang gawi ang nagwawalang babae habang akap ng dalawang babaeng nurses.
Pilit itong kumakalas sa kanilang bisig, nagbabaka sakaling mayakap at magising ang inang tuluyan ng namaalam. Humahagulhol ang dalaga. Napaluhod na ito sa sahig, yaka pa rin ang dalawang nurse. Sa bawat palahaw ng kanyang mga salita ay ang hinagpis ng kirot na dumampis sa dibdib ni Gideon. Pilit inihakbang ng binata ang kanyang paa, papunta sa direksyon ng dalaga. Nang makalapit na ito, hinayaan siya ng mga nurse na akapin si Jenny at patahanin. "Your mom is in the safe place now." Bulong niya sa dalaga habang hinahagod ang likod nito. "No, she can't leave me. She can't leave me, Gideon. Please." Pagmamakaawa nito na tila ba may magagawang paraan ng binata upang maibalik ang buhay ng inang lumisan. Hindi na muling nagsalita pa si Gideon. Hinayaan na lamang niyang humagulhol sa kanyang balikat ang dalaga hanggang sa muli itong makatulog. Mas lalong bumagsak ang mundo ni Jenny nang mawala ang kanyang ina. Hindi na nito nagawang pumunta sa mga importanteng bagay sapagkat sa kanyang pagkakaalam ay tuluyan ang nalusaw ang kanyang lakas. Ang mga magulang. Hindi na pinalagpas ni Nikki ang pagkakataong ito upang maagaw niya ang trono sa dalaga. Pinaghirapan niyang mabuti upang umikot lamang ang mundo ng lahat sa kanyang paningin na sa kabutihang palad ay naging matagumpay kalaunan. Tinaguri ang second goddess of cinema industry si Nikki matapos maipalabas sa madla ang kanyang proyektong dapat sana'y kasama si Jenny. Sa kanyang paglitaw bilang second goddess of the cinema industry, napakaraming tao ang sumuporta at naging masaya dahil sa nararapat naman din daw ito sa kanya. Ginto ang puso ng dalaga sa mata ng napakarami. Hindi katulad ni Jenny na walang pag-aatubili sa pagpapakita ng kanyang tunay na ugali. Nang malaman ni Jenny ang tungkol sa pag-agaw ni Nikki sa kanyang pwesto, tila hindi ito naging alintana sa dalaga. Wala siyang dahilan para ipagdamot ang tronong ibinahagi ng taong minsan ay tumuklaw ng kutsilyo sa kanyang likuran. Lumipas ang ilang linggo, matapos ang huling pamamaalam kay Miss Aliyah, inimbitahan ni Jenny sa iisang event at hindi magkamayo ang taga-media na lumitaw siyang muli sa kanyang sasakyan. Agad siyang dinumog ng mga tao lalo pa nang mapansing hindi niya kasama ang tinaguri ang nobyo. "Kamusta ang iyong kalagayan sa ngayon? Anong masasabi mo tungkol kay Nikki bilang second goddess of the cinema industry? Bakit hindi mo kasama ngayon ang sinasabing boyfriend mo? Naghiwalay na ba kayo? Do you still think that you can steal back your crown?" Simpleng tinignan ni Jenny ang mga taga-media. Walang emosyong nakapintas sa kanyang muka. Wala siyang balak sumagot. Dire-diretso siyang naglakad papasok ng establishmento kung saan gaganapin ang event. Sakto sa kanyang pagpasok ay palabas rin ni Nikki. Nanlaki pa mga mata nito nang masilayan ng dating goddess of the cinema industry. Kasama niya sa kanyang likuran ang apat na gwardyang nakasuot ng itim na uniforme, ang kanyang makeup artist, personal assistant at hairstylist. Biglang sumiklab ang apoy sa kanilang mga mata. Binawi ni Nikki ang kanyang pagkagulat at pinalitan ito ng hindi kaaya-ayang pagbati. "What are you doing here? You're no longer considered the star of the show. Don't you think you're lost or something?" Ngumiti si Jenny. "Don't look at yourself too high, Nikki. You are not the goddess of the industry cinema. You're only behind me." "Well, we both know that only one can sit on that throne, right? And now I'm the one sitting on it. Don't you think it's quite embarrassing to emphasize yourself as that? I don't sit on someone's lap. Rather, I get that chair because I deserve it." Lumapad lalo ang ngiti ni Jenny. "Right? And the right term for that is mang-aagaw. Napakaganda nga ng title mo, Nikki. I actually love hearing it." Matapos niyang bitawan ng mga salitang iyon, ay nilagpasan niya ito ng walang pag-aalinlangan. Ngunit, hindi pa man nakakalayo si Jenny, ay napaatras na ito nang biglang may humila sa kanyang buhok pabalik sa kanyang pinanggalingan. Mabilis naman umaksyon ang kamay ng dalaga at napabaliktad ang posisyon nila ni Nikki. Nakulong ang liig ni Nikki sa braso ng dalaga nang wala sa oras at hindi niya yun inaasahan. Agad namang gumalaw ang gwardya ni Nikki. Subalit, magaling sumukat ng distansya si Jenny at kung paano niya nga ba pahinain ang isang tao. Walang pag-aatubiling nilabanan niya isa-isa ang lumalapit sa kanya.
Mangiyak-ngiyak na si Nikki habang pilit itong tinatanggal ang braso ni Jenny. Oh my God! She's mad! She's going to kill me! Napaitimbagang si Jenny sa boses ni Nikki. Sa lubong ang kilay niyang binitawan ng dalaga at tinulak ito papunta sa kanyang makeup artist at hairstylist. Napabuga siya ng malalim at matalim ang kanyang mata ang itinuon sa paligid. Bulong-bulungan, mga komentong hindi ka nais-nais ang nasagap ng kanyang tenga. At nagkikisla pang mga kamera ang sumalubong sa kanya. Wala nang nagawa si Jenny kundi lisanin ang lugar. Siri, drive to my location. Sabi nito sa kanyang smartwatch na nakasukbit sa kanyang pulsuhan. Mabilis ang kanyang paglalakad. Hindi niya alintana ang mga mata ng taong sumusunod sa bawat takbang ng kanyang paa. Bakas ang pagkamuhi, pagkagulat, pagkatakot at pagkadismaya ng kanilang mga muka, ngunit hindi na ito inalintana ni Jenny. Hindi kalaunan, narinig na ni Jenny ang makina ng kanyang motor. Tumigil siya sa kanyang pwesto at hindi nagtagal, ay may motorsiklong pumarada sa kanyang harapan. Siri, turn off. Mabilis na namatay ang makina at agad niya itong sinalo. Sumakay siya rito at mabilis na pinaandar paalis sa lugar. Malalim na ang gabi, ang tanging naririnig ng paligid ay iba't ibang huni ng insekto. Walang ilaw sa bawat daan at ang tanging nagbibigay liwanag ay ang malaking buwan. Kinabukasan, nagising si Jenny sa sermon ng kanyang manager na si Mr. Lert. Nakapantulog pa ang dalaga at wala pa sa ayos ang itsura nito nang paupuin sa sofa at pinagalitan. Napakurap-kurap si Jenny habang pinipilit na makinig sa kanya. Nawala lang kami saglit, pero ito na nangyari. Kung di pa ako inimil ni Ray, hindi ko malalaman ang nangyari. Kung hindi ko binuksan ang TV kanina, hinding-hindi ko malalaman ang pinaggagawa mo. Siya naman ang nagsimula, hindi ako. Depensa ni Jenny sa kanyang sarili. Sabihin na nga natin na siya yung demonyong yon na nagsimula ng lahat. But what the media have captured ay yung sinasaktan mo siya. I don't care kung ano isipin nila. Aalis na ako sa mundo ng sinema. Gusto ko na rin mamuhay ng mapayapa, Lert. Nanlaki ang mga mata ng manager ni Jenny sa kanyang narinig mula sa dalaga. What the hell did you just say? You can find someone na handang ibuwis ang buhay sa industriya ng sinema. No, I'm not referring to that bullshit, Jenny. You're quitting in the cinema industry for a reason that your image is ruined. Is that how I understand that? Gusto ko lang talagang mamuhay ng tahimik, Lert. Bakit naman biglaan na naging desisyon mong yan? Singit ng kanyang makeup artist na si Nar. Huminga ng malalim si Jenny. Nag-iwas siya ng tingin sa kanila. Hindi niya malaman kung ano ba talaga ang tamang salitang gagamitin para masabi ang kanyang dahilan. O totoong, baka talaga nahuhulog ng kanyang loob kay Gideon. Sa kanyang pagkakaalam, simpleng tao lamang si Gideon. Kung kaya't nais niyang mamuhay ng mapayapa at malayo sa kislap ng kamera. Nais niyang magkaroon ng pribadong buhay kasama ang taong bumihag sa kanyang puso. Alam niya sa sariling pareho silang may nararamdaman sa isa't isa. Subalit hindi pa rin umaayon ang panahon sa kanilang dalawa. Ibang-iba ang kanyang pakiramdam sa tuwing kasama niya ang binata. Nandun ang tunay ng ngiti, kabog ng dibdib na hindi niya pa nararanasan noon at sayang walang makapapantay. Sa tuwing magtatama ang kanilang mga mata, tila may kung anong kilitis sa kanyang loob na hindi niya kailanman gustong mapawi. I'm in love with someone. Wala sa sariling nabanggit yun ni Jenny. Parehong nahulog ang pangan ni Lert at Nar sa nakakagulantang na balita. Hindi ito pangkaraniwan. Ang katotohanan niyan, ni minsan ay hindi nagkaroon ng interes si Jenny sa kahit sinong lalaki. Kahit pa mga naging leading man ito sa mga proyekto. Dalawang dekada na siya sa industriya ng sinema. Pero kailanman ay hindi ito nabanggit patungkol sa kanya napupusuan. And who is this lucky guy? Simpleng ngiti lang ay tinugon ni Jenny, ngiting tunay at matamis. Don't tell me it's your temporary makeup artist na hinari ng daddy mo. Pangungumpirma ni Lert. Hindi pa rin nagawang sumagot ni Jenny. Tila nakaramdam siya ng kirot na mabanggit ang daddy niya. Hanggang ngayon, ay hindi pa rin siya makapaniwala ang wasak na ang kanilang pamilya at tanging si Gideon na lang ang nagsisilbing lakas niya sa buhay. I'm sorry for mentioning him, Jenny. Mahinahong pagpapaumanhin ni Lert.
Saglit silang natahimik at maya-maya lang ay binasag din ito ni Lert. Oh well, if you think this is a good shot for your life, then I won't interfere in your decisions, Jenny. Lumiwanag ang mukha ni Jenny nang kumpirmahin ito ni Lert. Nawala ang kaantukan nito at mabilis na napatayo upang yakapin ng mahigpit ang kanyang manager. Todo ang pasasalamat niya rito na siyang ikinatuwa naman ng binata. I'm happy that I worked with you for more than 2 decades, Jenny. Good luck sa bago mong journey. I'll prepare all the papers para sa pag-alis mo sa industriya. Malapad ang ngiting isinukli ni Jenny. Thank you so much, Lert. At lalo pa nitong niyakap ng mahigpit ang manager. But I want to ask a favor, Jenny. Kumalas sa yakap si Lert. Tiningnan niya ang mata ng dalaga. Please, attend the photo shoot today and clear things up with the media bago ka umalis. Wala namang nagawa ang dalaga kundi tumango. Dude, I think it's time to stop all these games. Nakuha na natin ang gusto nating mangyari. Sumilay ang sarkastikong kurba sa kanyang labi habang nakatuon ang atensyon sa kawalan. I don't think it's time to get off her skirt, sis. May pag-aalinlangan na sabi ni Gideon. Napayoko ito, kasabay ng malalim na buntong hininga. Nabaling ang tingin ni Nikki sa kanyang kapatid. Why? Do you have other plans or something? Sort of. I'll have to stay with her a little longer. Huwag ka mag-alala. Ako nang bahala. Tugon nito. Hindi na muling umimik pa si Nikki. Subalit nakaramdam siya ng kirot sa kanyang dibdib. Tila may kung anong bumabagabag sa kanyang isipan. Pilit niyang ibinaon ang pagtitiwala sa kanyang kapatid, ngunit may kung anong humaharang sa loob. Akma niyang ibubukaan kanyang bibig, nang biglang tumayo ang binata at sinabing, I have to go. I have to accompany her to her photoshoot today. Nag-init ang tenga ni Nikki sa kanyang narinig. Sa lubong ang kilay na tiningnan ng binata. You'll accompany her instead of me? Hindi makapaniwala ang kanyang boses. Kumunot ang noo ng binata. What's the big deal, sis? The media knows that she's my girlfriend, kaya hindi pwedeng biglaan na lang ako maglahaw sa kanyang tabi. Masyadong mainit ang media. Kung sasamahan kita instead of her, this could lead to another conclusion na makakasira sa akin. You don't make sense, Gideon. Napapailing na sambit ni Nikki. Namuo ang tubig sa kanyang mata at sumisilay ang pait sa bawat patak nito sa kanyang pisngi. I don't find this funny anymore, bro. Napahilamos ng mukha si Gideon. Hindi niya alam ang kanyang nararamdaman. Tila may kiliting sumasayaw sa kanyang puso tuwing magkasama sila ni Jenny. Subalit alam niyang may hahadlang sa kanyang nararamdaman. Si Nikki. Hindi niya maaaring sirain ang tiwala ng kanyang kapatid sa ikalawang pagkakataon. Flashback. Gideon, you better bracket yourself off the girls that keep lurking around your neck. Baka mamaya niyan kakadala mo ng iba't ibang babae dito. May makalunok ng buto at magbunga ng melon sa loob ng tiyan. Pagpapaalala ni Nikki sa kanyang kapatid habang abala si Gideon sa paglalagay ng gamit sa maleta. Palawas na Estados Unidos ang binata upang magpatuloy sa kanyang pag-aaral. Todo ang paghahabilin ng kanyang kapatid. Hindi malaman ni Gideon kung siya ba'y matatawa na lang o sadyang maririndi sa paulit-ulit itong pagpapaalala simula noong isang araw. Wala kang kailangang ipag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Marunong ako maghatid sa langit nang hindi nawawala ng hininga, pero hindi rin magiging ama. Sarkastiko itong napangisi. Lumipad ang hawak na sapatos ni Nikki at nasapol nito ang noon ng binata. Napangisi na lamang ito nang matunog bago ipinagpatuloy ang ginagawa. Lumabas ng silid si Nikki upang pagpatuloy ang kanyang trabaho sa kanyang mini office. Nang lumuwas na ng Estados Unidos si Gideon, nakaramdam siya ng kalayaan kahit paano. Binilhan siya ng sariling kondo ng kanyang ama. Sa pagtitiwalang, makakabuti yon sa kanyang anak. Sa kabilang banda, patuloy ang habilin ni Nikki sa kanyang kapatid sa tuwing tumatawag o bumibisita ito. Hindi niya nais na magkaroon ng balakid sa paghakbang niya sa kanyang pinakamamahal na kapatid. Malaki ang tiwalang ibinuwis niya rito. Subalit, sadyang lihis ang plano. Sa hindi inaasahang pangyayari, isang balita ang nagpagimbal sa mundo ni Nikki. Nakabuntis si Gideon na isang Pilipinang naninirahan din sa Estados Unidos.
hindi na nagawa pang pagtakban ni Gideon ang katotohanan. Bumagsak ang mundo ni Nikki na makumpirma ito. Malakas, nagalit na bumuhos sa dalaga sa kanyang kapatid. "You're being an idiot beneath the marks of pleasure, Gideon. I hate you." Hindi na malaya ng binata na dinala na pala siya ng kanyang sasakyan sa Westin Media, kung saan gaganapin ang photoshoot ni Jenny. At sa kanyang pagbaba ng kotse, nahagilap ng kanyang mata si Jenny sa magarbong suot nitong itim na mahabang damit na pinaliguan ng kisap ng bituin. Nakakasilaw ang sunod-sunod na flash ng kamera mula sa paparazzi na bigla na lamang nagsulputan. Sari-saring katanungan naman ang sumalubong sa dalaga pero hindi nito pinansin. Napahinga na lamang ng malalim si Gideon bago nito tanggalin ang helmet. Mabilis na nabaling ang atensyon ng paparazzi sa kanyang kinaroroonan. "How do you keep your posture in the public, knowing your girlfriend has almost shut down in the industry of cinema? Do you think she'd still be able to make it on top like always? Did you think of holding her off your sleeves?" Labas-masok ang katanungang iyon kay Gideon. Naglakad siya papunta sa kinaroroonan ni Jenny. Hindi niya inalintana ang flash na nagsusunuran sa kanya. Nang muling mapatingin si Gideon sa dalaga, nagsalubong ang kanilang tinginan. Sumilay ang magandang ngiti ng dalaga. Nang makalapit si Gideon, agad nitong sinalubong na matamis na yakap at halik. "I thought you'd never make it." Pabirong bulong ni Jenny sa kanyang nobyo. "Hindi ko naman pwedeng hayaan ka mag-isa." Isinukbit ni Jenny ang kanyang kamay sa bisig ng binata at naglakad sila papasok ng Westin Media. Hindi magkamayaw ang taga-media sa pagnanais na masagot ang kanilang katanungan. Hindi rin naman nagtagal si Jenny sa kanyang photoshoot. Nagmamadali itong lumabas kasama si Gideon at talagang nakumpirma niyang nasa labas pa rin ang mga paparazzi at naghihintay sa kanyang magiging sagot sa mga tanong. "Aalis na ako sa industriya ng sinema. Hindi dahil sa isyu na inyong nakita at isiniwalat pa kahit mali-mali. I will leave because I want peace and start a new life with someone I admire the most." Walang pag-aatubiling hinatak ni Jenny si Gideon at sinakop ang labi nito. Hindi yun inaasahan ng binata. Tila naging statwa ang kanyang katawan sa kanyang kinatatayuan. Mas lalo namang nag-init ang paparazzi sa pasabog na dala ni Jenny. Ilang segundo ang nakalipas, inilayo ni Jenny ang kanyang sarili sa binata at tinignan nito sa mata. "I'm in love with you, Gideon." Bulong nito. Hindi tumugon si Gideon sa sinabi ng dalaga na naging dahilan ng pagkirot ng puso nito. Tila hindi tama ang kanyang pag-amin. Subalit hindi niya inaasahan ang pagsakop ni Gideon sa kanyang labi at ipinaramdam nito ang tunay na nararamdaman. "Nikki." Hindi malaman ni Gideon ang kanyang sasabihin. Nasa pintuan siya ngayon ng kanyang kapatid habang pilit itinatago ang kaba. Alam niyang nakarating na sa mga mata ng kanyang kapatid ang tungkol sa nangyari sa kanila ni Jenny sa araw na yon. Nag-iinit ang balita sa social media pati na rin sa mga telebisyon. "Yeah? What brought you here?" Malamig na tanong ni Nikki. Hindi nito inaalis ang daliri sa keyboard at mukha sa screen. "I need to talk to you." "About?" Tumingin si Nikki sa kanyang kapatid. Wala pa rin emosyon na mukha nito. Isinandal nito ang kanyang likod sa swivel chair. "About earlier, I have a lot of things to do, Gideon. Stop pestering me with that matter. Just give me a chance to explain. I trusted you the second time, Gideon, but you betrayed me again." "It's not betrayal, Nikki. What do you call that then?" Malakas na pinalo ni Nikki ang kanyang mesa kasabay ng kanyang pagtayo. Namumutawi ang galit sa kanyang boses at mga mata. Naging bato sa kanyang kinatatayuan si Gideon. Napayuko siya. Hindi niya malaman kung ano nga ba ang kanyang mararamdaman. Pilit niyang intindihin subalit tila may kung ano sa kanyang isipan na nais niya ring ipahiwatig. "I'm sorry." Tangin niyang nasambit bago niya nilisan ang mini office ni Nikki. Dinala siya ng kanyang paa sa pribadong cafe na pagmamay-ari niya. Inutusan niya ang kanyang office assistant na maghalo ng iba't ibang alak. Napaka-eksperto nito pagdating sa paghahalo ng mga inuming taglay na nagbibigay ng sarap. Nakatulala lang nakatingin sa kawalan si Gideon nang may lumitaw na magandang babae sa kanyang harapan. Si Jenny. Nakapaskil naman ang magandang ngiti ng dalaga
na hindi nais mawala ni Gideon sa kanyang paningin. Ngunit ang dating kiliting kanyang nararamdaman ay biglang napapalitan na ngayon ng kirot. "What are you doing here?" tanong niya rito. Sumimangot ang mukha ni Jenny sa pagbati ng binata. "Is that how you greet your girlfriend, Gideon?" Umiwas ng tingin si Gideon at bumuntong hininga. "I might need to talk to you regarding that matter." "About what matter?" Tinignan siya sa mata ni Gideon. Walang lamat ng biro ang kanyang muka. "Hindi mo pa alam ng buong pagkatao ko, Jenny. I'm not the person you think I am." "What? Excuse me, sir. Ready na po ang pinahanda nyo. Kindly proceed to the VVIP table." VVIP? Takang tanong ni Jenny. "I need to tell you something, Jenny. I'm not just someone that you thought I am. I am the CEO of Rakuten Incorporated in Luxembourg." Nahulog ang panga ng dalaga sa kanyang narinig. "And all these things are just a setup. Your father dealt with my sister Nikki and her mommy Roswee, who was the ex-girlfriend of your father, kept her when we were kids after she was lost from us. I broke the trust of my sister once again. At ayaw niya na ma-inlove ako sa'yo. But my heart has its own decision. I'm in love with you, Jenny." Tumulo ang luha ni Jenny. Nakikita niya ang sinseridad ng bawat salitang lumalabas sa bibig ng binata, ngunit tila ba parang may kung anong bumabagabag sa kanyang isipan. Lalo na nung inamin nito ang buong katotohanan sa kanyang pagkatao. Tumayo si Gideon. Inaasahan na nitong lilisanin siya ng dalaga. Mapait siyang umiti sa dalaga. "Being with you, kahit pa sa panandali ang panahon, is the best thing that ever happened in my life. I don't have regrets meeting you, Jenny." Walang salitang ibinato pabalik ang dalaga. Nanatili ang kanyang atensyon sa kawalan. Malalim ang kanyang iniisip. Para bang hinihimay-himay ang sinabi ni Gideon sa kanya. Bumuntong hininga ang binata. "This is a goodbye then, Jenny." Tumalikod ang binata. Sa kanyang pagkakbang palayo ay natigilan siya nang may maramdamang yumakap sa kanyang bewang. "Si Jenny, I don't want you to go. I don't care about who you are, what you are, or where you came from. Everything about you. I love you for being you, Gideon." Bumalot sa binata ang emosyong hindi maipaliwanag. Basta na lang gumalaw ang kanyang katawan at humarap kay Jenny upang siilin ang labi nito. "I love you too, Jenny." Tumulo ang butil ng kasiyahan sa pisngi ng dalaga. Humiwalay siya sa binata at tiningnan nito sa mata. "This is another tomorrow with you. I love you so much." Niyakap niya nang mahigpit ang binata. Ngumiti ito sa kanya. "We'll both run the road with our fingers intertwined." Sambit nito at hinalikan siya sa noo. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The Actress's Only Love, written by Neri Joy Ochea. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories. Lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likhang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day, everyone! Paalam!